Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig ng Radyo Veritas. Nagbabalik po ang inyong mga kapanalig mula sa The Center for Educational Measurement Incorporated para sa bago na namang episode ng CEM On Air. Layunin po namin sa pamamagitan ng programang ito ay maliwanagan tayo sa iba't ibang issue at paksa tungkol sa assessment na kinakaharap ng ating mga educators. Ako po si Nitz, Alano, at kasama ko po si Ms. Tina Corpus. Kami po ay kabilang sa Client Relations Section ng CEM. Kasama din namin si Ms. Aileen, Ms. Franz, at Sir Ralph ng CCS at si Ms. Laarne Bundok ng CRS. Nais ko pong batiin ang mahigit na 700 CEM member schools nationwide. We are excited na makasama today ang ating panelhin mula sa De La Salle, Zobel, si Ms. Armenia Montano. Si Ms. Montano ay dating Instructional and Performance Assessment Office Head, Quality Assurance Monitoring Officer, at kasalukuyang Psychometrician ng De La Salle, Zobel. Magandang umaga po and welcome to our program. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. I'm sure magiging kapanapanabik at makabuluhan na naman ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang paksa ng ating talakayan ngayon ay tungkol sa Career Guidance Program. Para sa mga gustong magtanong o mag-share ng kanilang mensahe, mag-text lamang sa 0918-837-4827. You can also follow us on Facebook at facebook.com/cem.inc.org.ph and live stream at www.veritas846.ph. Kasabay ng implementasyon ng senior high school ay ang pagyabaw ng ating kamalayan at kaalaman tungkol sa career guidance. Ma'am Annie, ano ba ang masasabi ninyo tungkol dito? Para tumugon sa implementasyon ng senior high school sa eskwelahan, mahalaga ang magbigay ng mga aktibidades, oportunidad at mga resources para ihanda ang mga mag-aaral sa mga career choices nila. At para maihanda rin sila at mabigyan ng pagkakataon na matutunan ang mga 21st century skills na kakailanganin nila para mag-compete sa global market. Na po yung 21st century skills, maaaribang kahit pahapyong mabigyan nyo kami ng ilang kalinawan tungkol dito? Mahalaga kasi na ina-assess yung problem-solving skills ng mga bata, decision-making skills, at lalo-lalo na yung information literacy skills. So, ang ginagawa ng mga eskwelahan para ma-assess ito ay kamagamit sila ng iba't ibang mga pagsusulit or assessment para makatulong sa mga career professionals sa paghahanda sa mga bata at pati sa mga paaralan. Ano po ba ang kinalaman o koneksyon ng ganitong programa sa career development at career decision making ng mga mag-aaral? Ano-ano mga elemento ng isang epektibo o maayos na career guidance program? Una sa lahat, para po magkaroon ng epektibong guidance program, mahalaga po na una-una yung nag-iimplementa ng programa ay tinatawag po nating qualified or certified. So, sa mga paaralan, mahalaga po na ang counselor ay registered guidance counselor at yung pong tumutulong para po implement yung assessment program ay lisensyadong psychometrician. Pangalawa po, mahalaga na ang environment po, ang learning environment po ng school ay tumutugon po sa pangangailangan ng mga bata. Ano po ito? Mahalaga po na ang learning environment po nila, nagbibigay po sila ng mga iba't ibang resources po para po ang mga bata ay ma-explore o ma-discover ano ba yung kanilang mga likes, dislikes, yung mga interest po nila para po malaman ano pong klaseng career o karera po ang mas babagay po sa kanila. Pangatlo po, mahalaga po kasi pag nagbibigay po tayo ng desisyon
lalo na sa career ko, mahalaga po ang paggamit ng mga test or assessment tools po. Bakit po? Kasi kailangan po natin ng objective information. Para po pag tayo po ay nagdi-decision, meron po tayong basis. So, mahalaga po na kung maaari, magkaroon po ng mga assessment tools, ang mga paaralan, para po matulungan ang mga bata, pati na rin po yung guidance counselor na mag-guide, pati na rin po ang magulang. Ginagamit din po nila ang mga assessment tools po para po tulungan din po ang mga administrators kung saan po dapat i-place yung mga bata. Kasi po sa senior high school, meron pong iba't iba pong track. So kung para po siya sa academic track, katulad ng UMS, ng GAS, ng STEM, ABM, or para po ba siya sa tech book, kung saan meron pong tayong agriculture, ICT, tapos meron din po tayong arts track, arts and design track, tsaka sports track. So maganda po yung mga assessment tools para po doon. At yung pinakahuli po na mahalaga, dapat po may mga iba't iba pong activities na ginagawa, activities sa school, para po ma-implement ito. So ano-ano po ba yun? Kunwari po, mga career fair, mga parent education program po, kasi dapat po ang pag-educate, hindi lang po ang bata, ang teacher, pati na rin po ang magulang. So ito lang po yung mga isa sa mga halimbawa, mga halaga pong elemento ng isang career guidance program. Salamat po sa naipahayag na ibahagi niyo pong yun lang. I think part po yung CEM dun sa mga career orientation. Yes. Kasi siguro hindi ko na po itatanong kung ano yung ilan sa mga assessment tools na ginagamit natin for the career guidance. So, yun yung CEM career guidance tips. And nakagawa po, yes, nakatawa po na bahagi kami ng career orientation with the parents and both with the students din. So, gusto niyo po bang i-share naman kung ano yung mga tracks na nabanggit po kasi natin yung different tracks. So, ano po kaya yung mga tracks na ino-offer po na Dela Sa Dela Salle Santiago Zobel School po, ang mga track po namin ay academic track. Under po na academic track, meron po kaming STEM, ABM, at UMS. At yung isa pa po naming track ay tinatawag po namin Arts and Design track. So, ang focus po niya ay yung visual arts po. Yun po yung mga sa ngayon available po na track po sa amin. May binanggit po kayo kanina tungkol dun sa orientation or parenting seminars na ipinibigay din ninyo. Parenting education program. Ayun. Paano po ninyo ito sinasagawa sa inyong paaralan bilang bahagi ng career guidance program ninyo? Okay. Ang aming pong eskwelahan, pagkatapos po bigyan ng assessment po ang mga bata, binibigyan po namin ng information ng aming mga parents pag nire-release po namin yung test. So, ang ginagawa po namin, inibitahan po namin sila para po makita po nila at maintindihan ano po ba yung nakalahad doon sa resulta ng kanilang assessment. So, yun po yung ginagawa po nilang isa sa mga basihan para po makapag-desisyon ang bata pag nandun na po siya sa grade 10, end of grade 10. Kasi po sa dulo po ng grade 10, kailangan po yung bata ay handa at mamimili na po ng anong strand or track ang dapat po niyang piliin. Tingin po ba ninyo may impluensya ang mga magulang sa pagpili ng career ng ating mga mag-aaral sa De La Salle Santiago Zobel? Sa aming pong eskwelahan, bukod po sa pagbibigay po ng assessment, nagbibigay din po kami ng mga survey questionnaire. Nakapaloob po ito sa kanilang guidance class kung saan tinatanong din po namin ng mga bata sino-sino po ba ang mga tao na mahalaga sa kanila na nakaka-influensya po ng kanilang mga desisyon. Part po ito ng tinatawag po namin pag-aaral para po tulungan. At sa simula po hanggang sa ngayon, ang number one po na talagang basis ng mga bata ay ang kanilang magulang, ang kanilang desisyon at ang kanilang profesyon. Isa po sa inspiration po. Nangyari na po ba na
iba ang gusto ng magulang na gustong tunay nila at gusto rin at iba naman ang gustong puri ng mag-aaral. At paano ninyo ito nilo o tinutulungan yung magulang at mag-aaral na resolbahin ang tungkol dito sa gamit ng mga results namin? Maganda po yung tanong kasi po, ang mga magulang po namin, minimit po namin or nagkakaroon po kami ng parent education program kung saan po inimbitahan po namin sila para po explain at paliwanag po yung test result. So dahil po dun sa test result, ang ginagawa po nila, nagkakaroon po ng pag-uusap ang magulang po at ang bata kung ano po yung kanilang dapat pong piliin base po sa kanilang attitude, sa kanila pong interest, tinatawag pong occupational interest, at ano rin po yung kahandaan nila dun sa tinatawag po natin senior high school ng mga core competency. So, yun pong lahat ng yun, pati po yung personality ng mga bata, ay tinitingnan din po namin. So, nagbabahagi po kami ng mga information sa kanila, pero sa dulo po, nagbibigay po kami ng tinatawag po namin one-on-one consultation. Kasi po, ina-encourage po namin ang bata at ang magulang na kumonsulta sa mga eksperto sa paaralan para po matulungan sila sa pagdesisyon. At ang maganda nito kung talagang makukonsidera yung interest ng mga bata sa pupunin nilang kurso or track or strand, naiiwasan yung pagiging ayaw frustration ng mga bata kasi hindi nila gusto yan or kahit pag nagkolehiyo sila yung dagdag na gastos, pagka nag-shift yung bata kasi hindi pala sila motivated o hindi sila interesado sa mga kursong kinuha nila. Opo. Mahalaga po na kinukonsidera yung interest po ng bata at nagkakaroon po sila ng pagkakataon para po mag-usap ang magulang at ang bata. So yun yung ilang mga kapakinabangan ano, na makukuha kung may malinaw na career guidance program. Opo. Yung isang paaralan. Opo. Ano po yung usually mga nagiging reaction ng parents pag nakikita nila yung results, especially pag hindi dun sa gusto nila yung nagiging result ng mga bata? Ang ginagawa po namin, in-encourage po namin sila na kumonsulta po sa amin po, sa school counselor po, or sa akin po bilang psychometrician. Kasi pinapaliwanag po namin ano po ba yung mga tinitingnan po dapat sa isang assessment tools. Kasi po, syempre pa ang assessment tools po, meron po siyang iba't ibang purpose. So, ano po yung mga mahalaga? So, yun po yung inano po namin. Kung ano po yung, saan po magaling ang bata, yung strength po niya, at ano po ba yung area na dapat po niya i-develop. Pero at the end of the day po, sinasabi po namin, base po yun kung ano po yung mapapag-usapan po niya as family po. So napakahalaga pala talaga ng pamilya rin, ano? Hindi lamang ng bata, hindi lang ng mga guidance, kundi importante talaga yung pagkakaisa ng magulang, ng buong pamilya sa kung anong kurso talaga or track ang kukunin ng ating mga mag-aaral. Sa ganun ay talaga maging inspired yung mga bata doon sa track na kukunin nila. Ayun. So, kung titingnan po natin, napakarami na natin tinalakay at itatanong din po natin kung yung bang hindi ba naman natatakot pumunta sa guidance ang mga bata. Yan, di po ba? Itatalakay pa natin yan mamayang sa pagpapatuloy ng ating talakayan.